Welcome back, mga kaaldab. Pero bago tayo pumunta sa ating pinaka main topic, siyempre, pag-usapan po muna natin itong si Mengay sa muli niyang pagbabalik sa Itbulaga. Marami pong nagtatanong, mga kaaldab, kung kailan nga po ba babalik si Richard Fulkerson sa Itbulaga. Wala po, kumbaga, mahirap pong magsalita, pero wag po muna kayong umasa dahil sabi ko nga kahit bukas sa sa araw po ng Sabado mukhang malabo po mga kaaldab dahil todo nga po yung trabaho na ginugugol ngayon dahil talagang minamadali at inaapura nga po yung teleserye nila ni Bea at ni Alden na gusto nga po talagang tapusin na dahil kumbaga yung producer nga po nila gusto na nga pong gumawa ng pelikula. Medyo nakakalungkot po para sa mga Alden fanatics na hindi nga po makikita ang pagpe-perform ni Richard Fulkerson Jr. Although sa All Out Sunday, updated si Tisoy dyan. Baka itong linggo, naandyan po yan. Real talk, sa Itbulaga lang naman po talaga siya. Totally masasabi natin na hinihigpitan. Real talk yan, mga kaaldab. At sa Daddy's Girls nga po, mga kaaldab, may update po ang GMA Network. Yung hindi ko to pinopromote ha, para updated lang po kayo na puro bago nga po raw ngayon ang mapapanood sa Daddy's Girls. Sabi ko nga po hindi naman po tayo nanonood, hindi naman po, ewan ko lang po kayo ha, hindi naman po totally ako nanonood ng Daddy's Girls. Real talk to mga kaaldab, medyo nabawasan na nga po yung puyat natin simula po kasi ito ng hindi ko rin nagustuhan yung ginawa nga po ni Bossing Big Soto at yung management nila na pag-guest nga po ni Mr. Spotted. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para pilitin at kumbinsihin nga po yung mga taong kumbaga tumatangkilik sa Daddy's Girls. Although maganda naman po kasi yung Daddy's Girls, may moral lesson na matututunan, di po ba? Pero kung titignan nyo, parang comedy. Tapos, ibig kong sabihin mga kaldab, dapat ito mga pang alas 7, hindi yung 10:15, alas 10 na, pero ang time slot niya 9:30, magsisimula 9:45, di po ba? Tapos mag-a-advertise. Puyat nga po mga kaldab yung mga mamis, hindi naman dingid sa kanilang kaalaman na ang mga fans nga po ni Bossing, karamihan dyan mga senior na eh. Real talk to mga kaldab, totoo naman po yun eh, di po ba? Karamihan ng mga fans ni Bossing na nanonood, puro senior yan. Yan po yung katotohanan na hindi lang po talaga maintindihan ng GMA Kapuso. Na kahit napakarami nating comment, kahit na nagsasuggest po tayo sa kanila, sa mga website po nila, bulag po sila at pingi. Yung tipong hindi po nila pinapansin yung sinasabi natin. Imposible naman po mga kaaldab na sobrang tamad yung admin nila at hindi nagbabasa. Siguro naman mga kaaldab, nagbabasa rin yan kahit paminsan-minsan. Di po ba? Although hindi araw-araw, di po ba? Sa araw-araw po natin kapapanood nun, tapos comment. Imposible naman po ni isa, hindi niya po nakita yung comment natin. O talagang ayaw niya lang po, di po ba? Real talk yan mga kaaldab. Pumunta na po tayo dito sa sinasabi ko. Ito po yung ebidensya ko at resibo na kumbaga, idiniklara nga po ng Iglesia ni Cristo o INC ang pag-endorso kay Mr. Spotted para congressman sa District 1 ng Quezon City. Hindi ko to pinopromote ha. Pinapakita ko lang po sa inyo na totoo po yung ina-update ko. Marami kasi nagre-react na gawa-gawa ko lang po raw ito na sinasabi nga po nila na hindi daw po inendorso ng INC si Mr. Spotted, nagkakamali po kayo. Hindi po kasi updated ang mga main fanatics. Ito po yung ebidensya at resibo na alam nyo nagkakaroon ng hidwaan. Yung tipong, kumbaga, ito na yung mga post ng mga army. Hindi po talaga sila yung tipong nagkakasundo. Ako, mga kaaldab, baka sabihin nyo, ikaw naman pala Mr. Destiny, may kasalanan eh. Kasi ipinopost mo na eh. Ipinopost mo pa eh. Hindi na nga pinopost ng mga main fanatics, ikaw pa yung nagpo-post. Para lang po magising ang mga Armin. Para malaman nila na si Mr. Destiny pa yung nagpo-post
ng pinopost nila. Dapat nire-repost to nila ng mga main fanatics. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Baka may, baka ba sakaling may mag-react eh. Di po ba? Halatang halata mo may iringan eh. Kasi eto, ipopost mo lang naman eh. Di po ba? Kumbaga lahat ng mga tao makita, ay eto pala, hindi, parang hindi ko nabalitaan. Di po ba? Kaya nga ako nabatikos din eh. Na nagkaroon ng issues, sinasabing gawa-gawa ko lang daw po. Wala naman daw pong ibinalita sa TV, ipinos ang ABS-CBN, kumbaga naghahanap kami sa mga website, wala. Eto, pinos ito ng kapatid ni Meng, ni Mr. Spotted, at ipinos na rin po ng mga Armin. Ang main fanatics lang po hindi. O alam nyo na, mga kaalda ba, baka kailangan pa na ipaliwanag ko pa po sa inyo. Na ang katotohanan nga po talaga ay may mga iringan ito. Ako mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, maliit na fans club man yan o malaki, sinisilip ko yan mga kaaldab. Tinitignan ko yung mga taong nasa loob niyan, kung mapagkakatiwalaan ba sila, kung anong ginagawa nila. At least, kumbaga, aware po tayo. Hindi lang ako, pati po yung mga true-blooded Aldab Nation. Alam na, kumbaga, alam na agad natin kung ano yung mga ipapakalat po nila, kung may event nga po ba na mangyayari, na andyan nga po ba si Mengay, di po ba? Para kung ano man po yung mangyari, katulad po ng dati na nabigla tayo, eh magagawang ko na agad ng update. Mabibigay ko na agad po sa inyo yung balita at malalaman nyo naman po agad-agad. Po ba? Ang problema mga ka-Aldab, sa sobrang pagsasaliksik po natin, paghahanap, yung mga nakikita natin ay hindi pa pala pinapalo ng mga army, ng mga main fanatics. Ibig sabihin lang talaga mga kaaldab, lihim yung mga, yung siguro, ito yung mga binabayaran lang, no? Mga kaaldab, yung kapag walang bayad, hindi nila ipopost sa kanilang account. Kailangan may talent fee kada post. Mahal pala ng post ng main fanatics. Hindi po ba? Kung totoo yun, ha? Na siguro pag hindi nagbayad, walang post. Po ba? Kahit sabihin, re-repost mo lang naman. Hindi, bigyan mo ako ng talent fee. Popost ko yan dito, marami kong followers, sila like yan, isishare yan, kakalat yan. O bigyan mo ako ng talent fee. Hindi po ba? Yung tipo talaga, no? Pero hindi natin maalis yung mga ganyang senaryo, mga kaalda ba? Alam nyo naman po, pagdating sa social media, may mga bagay-bagay po talaga na magugulat ka na lang o talagang gugulating ka na lang. Yung tipong akala mo hindi nila ginagawa, yung pala ay ginagawa din po nila. Literal pa. Yung sinasabing hindi nagpapabayad, tapos ganito pala yung mga sitwasyon. Well, kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon, mga kaaldab.